Pinas, ang oras po natin, alas 6:34 ng gabi. Eto na ang mag-partner na mas paliliwanagan tayo pagdating sa batas. Mga payo ng mga abogado, mga usaping abogado na mas malinaw na pag-uusapan para mas maintindihan natin. Kumpanyera ng bayan, si Attorney Rina Seco at ang panyera ng bayan, si Attorney Cam Cheryl Adami Molina. Dos Kumpanyeras sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Bago mo kasuhan, bago ka pumirma, bago ka makipagkasundo, makinig muna sa Dos Kumpanyeras. Dos Kumpanyeras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas, and Mindanao. Welcome po sa programang Dos Kumpanyeras. Na-miss nyo ba ako? Isang linggo tayo hindi nagkarinigan tsaka nagkakitaan. Pero I'm back, medyo may pagka ngongo lang. Pero carry pa naman po, carry pa naman. Ako po makakasama nyo muna, Attorney Cam Cheryl Adami Molina. Sa ngalan po ng aking partner na parang siya naman ang tinamaan ngayon. Dahil talaga itong panahon natin, no, pabago-bago, viral po, no, ang dami nagkakaubos sipon, especially sa mga kids, no. Mag-ingat po kayo, ha. Rest, rest, rest. Drink plenty of water. At saka po syempre, kain po ng mga fruits, gulay, vegetables. At syempre, kailangan tanggal stress. Charot. Tuloy-tuloy pa rin po ang ating programa. At syempre, tuloy-tuloy pa rin po yung ating pamimigay ng ating Malakasya online promo. Ito po ay patuloy na pasasalamat po ng DZRH para po sa mga walang sawang sumusuporta sa ating programa, sa ating himpilan, at sa mga bumubuo po ng DZRH. Maraming salamat po. So ang pag-uusapan po natin ngayon ay napakaganda. Ito po ay malapit sa aking puso dahil ako po ay may tatay na nag-retire na rin last year. So gusto kong pag-usapan po natin yung retirement. Ayan, para sa mga nakikinig po sa atin na may mga tatay o kaya nanay na magre-retire na. O yung mga anak na ano, ha, masisipag, samahan yung kanilang mga magulang sa pagpapasa ng mga retirement benefits nila. Dahil ngayon po, no, sa ating sistema, kapag magre-retiro po ang mga magulang natin, ano po, online na po, no, kadalasan yung transaction pagdating sa mga pagpapasa ng mga requirement benefits. At nakakalungkot dahil minsan ang ating mga syempre yung mga ating mga tatay, nanay, lolo at lola, hindi na masyadong familiar pagdating po sa mga online transaction emails. Sino ba yung mga ma-emails dito ng mga tatay at nanay? Ako pag gumawa ng emails ng mama at papa ko para sila ay magka-Facebook account, at syempre para yung papa ko ay makapag-online transaction pagdating po sa SSS, yeah, regarding sa kanyang retirement. So, yung mga anak po natin, ha, sipagan po natin na nasamahan po, make it a point na lagi pong samahan natin mga magulang kapag sila po ay magpapasa na ng mga requirements pagdating po sa kanilang mga benefits. Kasi one time, sinamahan ko yung tatay ko, ang daming mga senior citizen po na pabalik-balik kasi hindi nila alam ang gagawin. Wala silang kasamang anak na naglalakad, kamag-anak na tumutulong para mapaliwanag sa kanila kung ano yung mga dapat gawin. Kasi hindi naman po sa pag tayo po'y tumatanda, medyo humihina na yung mga faculties natin. Like, syempre, humihina ang mata, malabo ang mata, kailangan may fill upan. Minsan may amnesia, nakakalimutan ano ba yung pangalan ng mama at papa, ano yung middle initial, ano ba ibig sabihin nun. So yung mga ganun pong mga bagay, tayong mga anak po, kaya kamag-anak, no, maaari nating samahan yung mga magre-retiro po nating mga tatay, nanay, lolo at lola. Okay, kaya ang tanong natin sa ating programa ngayon, pwede bang magretiro kahit hindi pa
umaabot naman sa edad na 60 years old. Karamihan sa atin kasi pag alam, uy, 60 na, malapit na ako mag-retire. Yes! Meron bang chance na tayo po ay mag-retire nang hindi umaabot sa edad na 60 years old? At ano po ba ang edad ng compulsory retirement age? Ano pinagkaiba sa optional retirement age saka sa compulsory retirement age? Dos Kumpanieras. So napakaganda po ng ating talakayan ngayon dahil mga magre-retire po sa kanilang kumpanya na hindi umaabot ng edad na 60, pwede ba yon? Ang sagot po dyan, pwede pero depende. Apo, bakit po? Dahil may mga ibang kumpanya po na meron silang tinatawag na retirement policy sa company nila, o kaya meron pong collective bargaining agreement, or meron naman po silang provision sa employment contract kung saan nakasaad po doon na hindi mo kailangan umabot ng 60 years old para ikaw ay mag-retire. It's enough na ang serbisyo mo ay nakarating ng, sabihin natin, pwedeng 25 years, 20 years, 15 years, no? O iba 10 years, o sana all may 10 years pwede na mag-retire. Sa ganun po, so may mga polisiya sa iba't ibang mga businesses, sa iba't ibang kumpanya, kung saan mas maganda ang benepisyong binibigay when it comes to retirement, no? Ang sinasabi lang po kasi ng batas, in case na wala pong retirement plan sa inyong kumpanya, wala pong retirement policy sa inyong kumpanya, wala po kayong collective bargaining agreement when it comes to retirement age, at hindi lang yun, wala rin pong nakalagay sa provisions ng inyong contract of employment kung kailan kayo pwede mag-retire, eh papasok na po yung labor code yan. Kung ano ang edad kung saan pwede po kayo mag-retire. Klaro po ba yun? Klaro. Tsaka mamaya pag-usapan natin. Attorney Cam, paano yung computation ng retirement? At diba gandang pag-usapan po yan? Tsaka, ano ba yung mga requirements para makapasok ako dun sa retirement na yan na sinasabi mo? Yan kasi, yung iba eh, kunyari, 59 years old, no? Nakahanap ng trabaho. Isang taon na lang, 60 na siya, magre-retire na siya. Eh, pasok po ba siya sa retirement na tinatawag natin? Dos Kumpanieras. So magandang gabi po na yung bang rabii kada kayo amin sa ating mga tatay, nanay, lolo at lola na magre-retire. Ayan po ang pag-uusapan natin sa ating Malakas online promo. Sali lang po kayo ha, ang katanungan po natin, ano ang edad ng compulsory retirement age. Magandang gabi sa iyo ito, sasamahan ako nito dahil medyo paus-paus nga si Attorney Cam ngayon. Yung aking partner muna, hiniram ko muna si Mistea Pecho Corpus. Attorney Cam, ano? Hindi ako nag-file ng retirement, bata pa ako. Pero yung nag-usapan namin kanina kung pwede ba mag-retire ng kahit hindi umabot ng 60 years old. Kasi like for example, sa company natin, di ba? So meron tayong retirement policy na kapag umabot ka ng 20 years, optional. Oo, you can say bye-bye, sayonara. Thank you. Ganun. Pero pag ganun pala, Attorney Cam, matanong ko na lang rin. Pag retired ka na sa isang company, pwede ka pa mag-work sa ibang company? Oo naman, pwede naman. Wala namang prohibition na pag nag-retire ka eh. Hindi, baka sabihin conflict of interest, hindi nakaka-conflict. Ay, hindi naman. Kasi hindi retired naman. Ka. Oo, wala namang ganun. Kahit kayong mga retired na mga ano eh, na mga iba na able pa. Minsan nag-rumaraket pa. Ganun. Oo. Raket-raket na lang. Kasi diba? Sayang din naman ang chance na kumita ng kasing-kasing pangbili din ng medicine. Ganun. Tama. Kailangan niya pag mga maintenance. Diba? Oo. Importante yan. Diba? Mm-hmm. Tsaka yung mga retirement na yan, halimbawa, yun nga, yung pagkagandahan, kapag maganda yung retirement policy na inyong kumpanya. May package talaga na pinaghandaan. Ilang years na ba tayo dito? 16. Ay, sweet, may 16. Sweet 16, may 4 years pa. 3.5. Diba? Okay, magalala, wala po kami balak mag-retire. Bagets pa po kami. Kaya pa po ng mga kasukasuan ng likod ang bumiyahe.
lahi. At diba? Ang mga lalamunan, medyo kaya-kaya pa naman. Oo. Yun talaga yung puhunan. Oo, namamaos-maos lang, pero lalaban. Lalaban to, ayan. Mm-hmm. Makapit, malakas. Oo. Pero ayun nga, Attorney Cam, ano ba yung edad? Compulsory retirement age. Meron bang ganun? Oo. Tsaka may tinatawag tayong optional retirement age. Optional. Kapag walang mga, halimbawa, company policy, walang collective bargaining agreement, walang mga retirement plan sa kumpanya, at wala rin pong tinatawag na provision sa employment contract ninyo about dun sa age ng retirement, papasok kasi yung labor code. Na sinasabi niya na pwede kang option na mag-retire sa edad na ilang taon? 60. Akala ko 55. Ay ba yun sa gobyerno siguro yung sinusunog? Iba yan. Sinusunog sa gobyerno. Kasi naman, Attorney Cam, baka pwede namang 55. Kasi para magkaroon ng lakas pa na makabiyahe. Sana maaprubahan. Ma-enjoy pa ang buhay. Ang mga panahong nalalabi. Panahong nalalabi. Kung nagkakamali, meron din na nakabinbin niya na 55 pwede na sa mga private din. If I'm not mistaken. Sana ma-push. Nagagawin siyang compulsory. Hindi, optional. Optional pa rin kasi siya. Ang compulsory natin, yung age natin. Hindi na ba yung mababago, Attorney Cam? Yung 16 na yan. Wala pa sa ngayon. May chance. Depende sa ating mga congressman. Yan. Ayun. Kasi ngayon, ang optional natin ay 60. Mm-hmm. Ang compulsory retirement age natin ay 65. 65. Private and government yan, Attorney Private lang. Private. Mm-mm. Sa government. Hindi ko sure. Kasi parang iba-iba sila, no? Meron ako kasi parang yung mga teachers, parang yung iba sa kanila 65 abot, pasok. Yung iba naman, ibang department, ibang sangay ng gobyerno 55 retired na. 40 ganyan. Years of service may mga ganun sa mga teacher. Yan, di ba? Whichever comes first ganyan. Di ba? So, ayoko. Kadalasan kasi mga teachers, di ba, workaholic? Oo. Di ba? May kilala nga akong teacher eh. Mm. Ano tawag ito? Hanggang yung mga anak-anak niya, teacher na rin. Di ba? Teacher siya, tapos yung tatlo anak niya, puro teacher din. Ay, hindi na ako nagtataka kasi ba, lolo ko principal. Talaga? Tapos sa mga auntie ko sa Ilocos, mga teacher. Ikaw nag-teacher ka din, di ba? Teacher din ako. Ako din naman nag-teacher din. Pero sila mga elementary, tapos public school teachers talaga. Ako yung medyo iba. Tayo kasi ay college. Nagturo po kami. Ituran to, ha? Pinagkatiwalaan ng mga magulang, ng administrasyon ng mga kolehiyo. Salamat po sa pagtitiwala. Kami po yung nagturo din po sa mga college students. Kaya na ngayon, pagka nakikita ko si Latter ni Cam, sabi ko, okay na rin pala. Kasi, mababait na. Lumaki naman pala mahuba ito. Kasi may mga estudyante ako ngayon na nasa broadcasting, nasa PTB4, nasa mga ibang radio stations. Na yung ibang nahawakan din ni Attorney Cam, ay nahawakan ko rin bilang OJT supervisor naman. Kasi mga estudyante ko, pag maghanap ng mga, tawag dito, OJT nila, dito nire-recommend lagi. So, yun. Tapos sinasabi hanapin si Teo Medyo Cruz. Speaking of OJT, meron kaming nakita na isang OJT mo under sa'yo. Tapos alam mo, naalala niya sa'yo. Ako! Naalala niya ako. Oo, yung masungit po na OJT supervisor. Teka, ibalik mo sa akin kung sino pa nga na yan. Pero talagang marami daw siya natutunan sa'yo. Ay, talaga? Si Paul Milo. Ay, siya ay nasa cornerstone na. So, yung mga sumasagot po ng 16 na compulsory retirement age, mali po ha. Makinig kayong mabuti. Makinig po kayong mabuti kay Attorney Cam, wag sa akin. Lilituhin ko po kayo, lilinlangin ko kayo para sa akin mapunta ang 500. Oo naman. Kasi dalawang winners kami. Dalawang 500. Dalawang 500. Gagawin kong tag 250 na lang kasi mali yung numbers. Tapos so, pag-usapan din natin kung how much ba, paano may computation? Ng retirement. Ganyan ang gusto kong usapin pag retirement, Attorney Cam. How much? How much is that doggy in the window? Ayan. Oy, mamaya pala, abangan natin, meron tayong flash report. Flash report. Flash report. Pangulong Bongbong Marcos sinuspindi si LTFRB Chairman Teofilo Guadis III dahil sa aligasyong corruption. Abangan po ang detalye mamaya. Flash report. Flash report. So, yung mga gusto pong sumali sa ating Malakas promo, ano po ang edad ng compulsory retirement age? Kung nakikinig kayo, malalaman niyo po ang kasagutan. Pero bago yan, batiin lang natin yung mga nanonood sa atin ngayon. Magandang gabi po sa mga nakatutok sa DZRH Dos Compañeras Facebook page.
Ayan, sina Miss Belen Rivera, Raymond Botalon, Abigail Enriquez, si Federico Bagisi, Maria De Castro, si Maricel San Andres, and then si Rowena Acha at marami pang iba. Ayan, mamaya po magbabalik po kami, ilan po muna ang mga paalala. Diyan lamang po kayo, nakakasama pa rin po, usapin tungkol sa retirement. Ako po si Attorney Cam Cheryl Adami Molina. At ako naman, humahalili kay Attorney Rina Seco Thea Petro Corpuz. Magbabalik po ang Dos Compañeras. Dos Compañeras. Dos Compañeras. Retirement pay ang pinag-uusapan natin sa programang Dos Compañeras. Kasama pa rin po Attorney Cam Cheryl Adami Molina. At humahalili para kay Attorney Rina Seco. Ako naman Thea Petro Corpuz. Ayan, ulitin natin. Paano, Attorney Cam? Ano? Paano yung retirement pay na yan? Sinong lahat ba ng tao pwede makompute yung kanilang estimated ba yan? Oo, pwede. Ito kasi, panyera. Panyera ng tawag ko sa'yo. Na-promote na ako, Marina. Na-promote na ako. Ano yan, depende kasi yan. For example, meron kayong retirement plan. Okay. So yung retirement plan, kung ano yung masusunod. Okay. Halimbawa, ang computation nyo ay 1 month salary. Sa kada taon na isinerbisyo mo sa opisina ko. Halimbawa, ikaw ay sumasahod ng 30,000. Laki. Doon na tayo sa totoo, 10,000. Oh, hindi naman yung ganyan. Hoy! Sa mga minimum wage earner. Oh, sige, 18,000. 18? Ah, so yung pinaka-recent ko na sweldo, hindi ba yun i-averaging? O, nung nag-start ka, 1,000 lang. Oo, yung start ka, 12,000. O, 12,000 tayo noon. Charot, hindi ko alam. Kasi yun, 18,000 na ikaw. Oo, 18,000. I-average ba yung Attorney Cam? O yung recent sweldo mo ang pagbabasihan? Ang pagbabasihan, yung recent na sweldo. O, so kunya, alam mo, kaya importante yung mga... Payslip? Hindi. Kasi parang may katibayan ka. Itong sinisweldo ko, bakit binasi mo sa 12,000? Hindi, ang isip ko, yung mga Gen Z natin na palipat-lipat. Ah! Kasi nga, kung wala pa silang paki sa mga retirement, alam mo bakit, Attorney Cam? Bakit? Kasi sumasahod sila sa parents nila, nag-work na sila, pero sumasahod pa rin sila sa parents nila. Kasi alam mo ba, kung halimbawang ikaw ay magre-retire, no? Balak mo ito magasin sa isang kumpanya. Okay. Pag tumatagal ka, tumataas yung sahod mo, may chance pa na ma-promote ka. So, tataas yung sahod mo. Talaga ba? Oo. So, pag tumataas yung sahod mo, yung recent mo na sahod bago ka mag-retire, yun yung computation. Eh kung lipat ka ng lipat, doon ka lang sa rank and file. Diba? Ay, ganun. Yun. Attorney Cam. Eh, paano kung lipat ka na lipat pero tinataasan pala yung pwesto? Pwede na rin. Oh, paano kung hindi ka umabot ng ilang years bago ka mag-retire? Ay, hindi. Hindi, mag-ganun yun. Naku, mamaya, balikan natin yan. Attorney Cam. So, mag-compute tayo. Paano mag-compute? Oh, kunyari, sa retirement plan natin ay 1 month. Okay, equivalent to 1 month ang kada taon na naiservisyo mo sa kumpanya. Ay, naka 20 years ako. 20 years. 18,000. 18,000. 20 years 300, times 18,000. 360 siguro yan, friend. Oo, 360,000. Yun ang retirement mo. Medyo maliit. Trabaho ka pa. push mo pa kayo pa pala mo tumutubo kasukasuan mo. Eh, trabaho mo ba? Diba? Kasi parang ang liit na baon nito, Attorney Cam. Pero kumpara sa sinasabi ng batas kasi na sabi nila parang ano lang, half lang sahod mo 20. per taon tawag dito? Sa kada taon na sinerbisyo mo sa kumpanya. Yung half na yon na salary mo, hindi siya actually half kasi meron pa siyang mga additional. Kasi ano yung mga additional, Attorney Cam? Yung one half na, na salary mo. So, 18,000 ang basihan natin, ha? Tapos, divide by ito ko na. Kasi alam mo, mahirap yung ginagawa mo. Okay. Meron madali lang. Madali. Basta ang kasama dito ay 1 half month salary. Okay. Kasama dito yung 15 days plus 112 ng 13 month pay. Oh, mahirap na yan. Ano, 15 may fraction days? Na yan. 15 days ng ano? Plus 112. Ano yung ba't may 15 days? Hindi, yung sinasabi natin na 1 half salary kasi. Mm-mm. Di ba 15 days yon? Oo. Okay, plus 112 ng 13 month pay. Okay, wait lang. May fraction na yun, mahirap na yun, friend. 1.5. Tapos, and cash equivalent not more than 5 days na service incentive leaves. Kada taon din yon? Ah, kasama na. Yun yung 15 days na tinatawag. Mm. So, mahirap, di ba, computing? So, paano i-compute? I-times mo lang sa 22.5. Nalilin lang mo. Bakit 22.5? Yung 30 days, di ba, i-divide mo sa ano, sa per, divide mo sa, yung 18,000, divide mo sa 30. Okay, 18,000 divided by 30 days. Kasi isang month, 600.
Ilan yan? 600. Times 22.5. Ano yung bakit saan galing 22.5? Yun lang ay yung sinasabi ko sa yun. Yung 15 days plus 112 plus 5 days. Plus 5. Oh, okay. Oh, times 22.5. Oh, wait lang. Times. Oh, let's do the math, everybody. Sabayan nyo ako. 22.5. Oh, 13.5. 13.5. 13,500. Oh, yan yung per year mo. Kung halimbawa nakaabot sa 18,000 na basihan. Kasi one month, 18,000, diba? Ito, consider, sa batas to, attorney ka, mandato to. So, considering walang retirement benefit. Package of benefits yung kumpanya. Yes. Niyo. Pero kung meron na, pwede bang isama pa to? Kasi gusto ko yung 22.5. Huwag kang gahaman. Kung anong mas mataas, kung anong mas maraming inclusion, yun ang mananaig. Kung anong pabor sa empleyado. Oh, so, 13,500. Kung halimbawa siya ay naka... umabot siya ng 40 years sa kasi 60 eh. Na 20 lang tayo kanina eh. Hindi. And 20 years kasi retirement sa kumpanya. Ay! So kung umabot ka ng 60, di matagal-tagal din niya. Nagtrabaho ka 20 years old plus 40. So times 40. Nako na, nag-mat na po kami. Oo, 540 attorney. Oh, 540. Malaki-laki na rin. Ano to, rank and file. Sabagay 18,000 pang yes. Ano to, di ba? About ano minimum to eh, no? Pasok sa ano. Oh, so, malaki-laki pa rin. May pamili na po kayo ng mga gamot, kalahati gatas. Millions. Oo, tapos... Pagbayad utang po sa mga... Ano inutangan ninyo? Tapos pag nakuha ng tatay yung retirement, yung mga anak, manghihingi! Hala, ilan anak? Oh, yun nga so wait lang, 540 divided by 5. Oh, di tagawa 100,000. 40,000 na lang natira kay, ano, kay tatay. Yung 540 naman, divide naman natin sa 6 para limang anak tas kay tatay. Oh, sige. Divide by 6. Oh, 90, tag na 90,000. Diba, no? Huwag nyo nang kunin yung retirement age. Pabili pa ka ng vitamins and gamot. Pinaghirapan ng ano yan eh, ng empleyado yan eh. Minsan mababait ang mga magulang, naawa sa mga anak. Dinidivide-divide na hanggang sa wala nang makuha. Natitira. Tapos kapag yung nanay tatay nyo na yung nangailangan ng pang maintenance, ng pang gamot, na emergency, nga. Dos kumpanieras. So yan yung computation ng mga empleyado. Ayan, kapag sila nag-retire. 22.5 so, pala yun. Yes. Ang suma total nun. Kasi mahirap may fraction eh. 112 of the 13 month pay. May tapos plus divided by... Bakit ang haba? Kaya nga yun na nga, 22.5. Mas so, mas at least from 18,000 tapos 13,500 yung nilabasan, attorney ka. Mm-hmm. Oh, parang ano, na minus lang 33%. 66.6%. Mahirap na. Muna akong tanong sa mga. Kaya hindi ako nag-ano eh. Hindi tayo mathematician. Oh, hindi tayo nag-CPA. Okay, buti na lang sabi noon, dali lang no, 22.5, oh, doon yun tayo, times. I-times yun, yun yung sweldo nyo na ngayon, o tas natatansyan nyo na, pa-retire na kayo, tas sa kumpanya na pinapasukan nyo, swerte naman, kung halimbawa may 50 mil silang natatanggap na sweldo, di ba? Kasi nga, nagtsaga sila ng matagal. Oo. Halimbawa, kung ano, director naman. Ayan, director. director ba? Level. Sige, mga magkano ba director? Ano yung salary grade? Ano kaya yun? Ay, well, ang salary grade naman sa mga ano yun eh, sa mga gobyerno. Eh, di ba yung kadalasan ng mga, ay sa bagay, mas malaki pa sa gobyerno. Oh, iba ang salary grade sa gobyerno. Sa atin na lang sa private. Sige, siguro, 50K. Talaga ba? Baka sabihin mo, ano, Gen Z sa atin, what? You're just getting 50K for that job? Ay, nako, ganun po talaga. 50,000 times 22.5. Oo. 22.5. Malaki na rin. Ilan? 1.125. 1,125,000. Oh, diba? Laki. Kala mo naman. Malaking tulong na. Malaking tulong, diba? Kahit paano. Malaki-laking panlakwat siya yan. Makakapag-cruise na rin. Mm-hmm. Diba, parang pagka ikaw retire, diba nung tayo nagbiyahe, ang mga retirees yung mga kasabayan natin, mm-hmm. Wala sila ginagawa doon sa mga pera na natanggap nila nung sa retirement package nila, kundi mag-travel, diba? Mm-hmm. Kasi na-enjoy nila yeah, nila yung mo. Mga... Alam mo, pag tumanda ko, yan din yung plan ko eh. Bakit kailangan pang tumanda? Di ba pwede ngayon na, attorney ka? Kasi kung kaya pang maglakad, hindi pa natunog-tunog yung mga buto-buto mo. Hindi pa nirarayuma. Kaya mo pang magbit-bit na marami-ramin pa sa lubong, di ba? Eh, marami pang bayad sa mga basic necessities pa kasi. Attorney ka, pagka nagtatravel. Papaaral pa, ang dami. Pag nagtatravel ka, kailangan mo magbit-bit ng tubig. Alam mo yan, kapag nagtatravel, pinakamahal na mabibili mo, ikukonsumo, itubig. Oo, di ba? Pagka maliit may mga bote-bote na kinuha mo, magagastosan ka. Sa bagay. Pumunta sa Lakwacha, eh, retirement na pinag-uusapan. Kasi nga, pag mag-retire ka, di ba, yun ang gusto ng mga iba. Travel diba? Goals talaga yung inuuna nila. Nasa bucket nila. List. Ayan, diba? Totoo. Upunta tayo ng... ano, Japan? Hindi, ba't ano? Japan na agad? Dito muna tayo sa Pilipinas. Batanes! Lagi namin nasa bucket list yan. Hindi pa namin napupunta ni Sa tagal namin magkasama. Sa tagal na natin magkasama, Attorney Cam. Oo nga eh. Ano, day one pa lang, parang gusto na natin parehas mag-Batanes.
Pero ilang beses tayo nakapag-Boracay. Pero hindi tayo nakapag-Batanes. Oh, bakit ba? Oo nga eh. Wala pa tayong pera. So bagay kasi parang mas mahal doon. Ano? Oh, oh, mahal. Kasi parang mahal yung 10,000 papunta airfare pa lang. Pa lang. 18 pabalik. So, oo nga. Eh wala naman mag-aampon sa atin sa Batanes. Meron naman. Yung, doon nga yung nakatira yung ayaw nga sa tatay si Lola ko. Swimmer. Na, sumalangit na wa! Ay, Lola na swimmer. Na 94 years old. Sumalangit na wa! Nagba-backstroke, di ba? Oo. So yun, yung mga retirement na ganda pinag-uusapan natin, sa mga anak naman, wag naman kunin po. Oo, hindi. Ma, kailangan pa magre-retire. Kasi meron akong utang, kailangan pang bayad. Di ba? Parang, ha, bilang ako magulang, ano ba, gusto ko pa sana magtrabaho, kaya pa sana ng katawan ko, kaso kailangan ng anak ko ng malaki-laking halaga, baka kunin ko na lang yung retirement ko para may bigay ko na naman sa anak ko. Eh di ba parang buong buhay na ng magulang mo, para sa inyo na. Correct. Halimbawa, 60. Mm-hmm. Misan nga ako ah, yung tatay ko kasi gusto pa mag-retire ng 65. Ay, gusto niya sa garin, 65 talaga. Sabi ko pa, hindi na 60 na lang, kasi para mag-enjoy ka naman. Kasi, sino pa papag-aaralin mo nakatapos lahat ng mga anak mo? Tama. Diba? So, yung mga apo naman, hindi mo yan. Cargo. Cargo. Totoo. Yan. Talagang minake sure ko yan. Uh-oh. So, 60 okay na kasi knock on wood what happened. Kung halimbawa, matagibo mo, hindi na enjoy ang retirement drop eh. Oo. Kaya diba? Yung daddy ko din noon, sumalangit na wa, bago siya na Shaggy, nakapag-travel-travel. Kasi diba? Gusto ko yung ma-enjoy naman niya kahit paano. So, sabi ko mag-early retirement ka, 56 ata. Parang ganun. Ah, talaga? Go na yan. Kaya ko na. What? Ang dami. Oo nga, di ba? Di ba? At least kasi naisasama ko pa sila, di ba, kung saan ako pupunta. Kaya nung nag-retire yung tatay ko, ang parang, ano ako, niregalo ko. Gift mo sa kanya. Yung Hong Kong. Oo, oh, oh, di ba? Diba? Sinimada. Oo. Oh, oh. Kaya dapat talaga, tayo bilang anak, sa mga retirees nating magulang, hanggat maaari, tayo ang magre-regalo sa kanila. Hindi tayo yung kukubra sa kanila. Oo, oh, oh, di ba? Nakakubra na tayo since birth. Oo, oh, ganun din yan. Sa mga magulang din po, no? Na kapag kayo nag-retire, pag kayo medyo magre-retire na, pag-ipunan po ninyo yung retirement correct. Plan ninyo, retirement kasi, age ninyo, hindi naman kayo laging makakahingi, makakalambing sa mga anak nyo. Tsaka hindi obligasyon ng mga anak na ako hindi, no? Totoo. Napakaswerte na lang ng mga magulang na napakabait ng anak, no? Na, hindi ba, akong bahala sa inyo. Sagot kita, I got yes, you, diba? Mga hindi siya obligasyon, pero ang sarap sa pakiramdam. Oo, masarap, bonus siya, pero hindi siya given. Yes. O, ito muna, meron pang flash report. Flash Report! Pangulong Bongbong Marcos sinuspindi si LTFRB Chairman Teofilo Guadis III dahil sa aligasyong korupsyon ang report mula kay RH14, Ms. Let Narciso. Ms. Let? Ipinag-utos nga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagsuspindi kay Land Transportation Franchising and Regulatory Board Chairman Teofilo Guadis III. Hakbang ito ng Pangulo, matapos mabunyag ang di umano'y nagaganap sa korupsyon sa ilalim ng kanyang liderato. Ayon sa Presidential Communications Office, hindi kinukonsente ng Administrasyong Marcos ang anumang maling gawain. Kasabay nito, agad ding ipinag-utos ng Presidente ang pagsasagawa ng investigasyon sa nasabing usapin. Dagdag pa ng PCO, mariing kinukondena ni Pangulong Marcos ang anumang kabuktutan at katiwalian sa serbisyo publiko. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, sa DZRH, si Let Narciso, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Ms. Let, at congratulations dahil si Ms. Let Narciso ay elected as officer. No, or Malacanang Press Corps. Yes. Dos kumpanyeras. O ayaw ni Pangulong BBM yan, yung mga korupsyon. Korupsyon, ako. Hi! Kaya mo, pera na lang yung topic natin, pero pa rin pala yung kalalabas na usapan na to. O, i-remind ko lang po ha, again po, ang optional retirement po ay 60, ang compulsory or yung mandatory na tinatawag natin ay 65. Attorney Cam, workaholic ako, bakit ba pinipilit nyo ako mag-retire ng 65? O, kailangan mo na magpahinga kahit workaholic ka, hindi na kaya ng kasukasuan mo. O, talaga, kasi diba yung ganyan ang nilalaban ng mga senior kaya ko pa! Alam mo, wala pa ako maghanap buhay? Sa Japan, di ba? Karamihan ng mga senior nila doon. Yung mga aunties, mga uncles. Oo. Kahit may pension sila, parang merong work na allotted for them. For alam them. Mo sa Batanes? Oo. Mabalik tayo sa Batanes. Ayan. Kasi hindi nga tayo nakapunta doon. Mapag-usapan man lang natin. Yung mga retired na mga lolo't lola doon, umabot ang 60, senior citizen. So, parang
maglilinis lang sila ng bakura nila at saka yung tapat na kalsada. Okay. So parang meron sila a buster from the government. May incentive. Nilinis mo na yung sarili mong bakura, babayaran ka pa dahil malinis kang tao. Correct. Para kasi 'di ba yung tourism nila? Maganda, tama. Maganda. Oo. Para makita na malinis lagi. Oh, in line with that, attorney ka, merong company na nagpa-post sila ng hiring din sa kanila. Okay. Pwede mo bagatin yung ano? Oh, naman sige, the Bistro Group. Okay. Ayun yung lagi mong, yung paborito mo, Texas Roadhouse, oh, diba? Yung Italianis, yung ano, paborito Fridays. Ko, paborito lang mo, parang hindi lagi nakakapunta doon. Oh, paborito kami makain, pero hindi kami, hindi ma-afford. Hanggat hindi manilibre sa kasi amin. Ang diet namin depende sa sweldo. Ito na nga, nag-hire sila ng mga senior citizens. Oh, talaga? So, because age is just a number, sabi nila. So, very for good. Cashier, mga ano prep cook, mga ganyan. So, I mean, buti na open na rin tayo sa ganyan, 'di ba? Bukas na rin tayo sa mga oportunidad para sa mga nakatatanda. 'Di ba sa mga sa bansang Japan? Japan, 'di ba? Isa sila sa mga working force pa rin nila yung mga senior. Edad. Pero ang haba ng buhay talaga doon. Siguro yung kanilang kinakain, oo, no, lifestyle, sariwa. Tapos yung hangin. Oo, tapos wala ko nakita masyadong mga matatabang Japanese. Oo, no? Ano? Talagang, except for the sumo wrestler. Kasi diba? Parang kasama yun sa trabaho nila. Oo, nga. Pero the rest kasi yung mga kinakain nila, di ba, parang maliliit lang. Maliliit na portion. Parang mga Korean, di ba? Pag nagsamgib ka, di ba, ang dami maliliit na mga... Pieces, oh, bits and pieces of ano, mga may side patatas, dish. Gulay. Pero pag dito dilis. Sa Pinas, ba't ang dami-dami natin kinakain sa samgib? Tapos unleash siya. Parang doon, parang per serving talagang binabayaran. Oo, di ba? So, mapapadayat ka talaga, depende po sa kita. Sa kita mo, yun lang din yung kain mo. Correct. Diba? At saka ito ha, dun sa retirement pa pinag-uusapan natin, kapag halimbawa ang mga empleyado ng mga retail services at saka yung mga agricultural establishment, pag less than 10, not more than 10, 10 pa baba. Ang empleyado? Empleyado, ay hindi sila kasali, entitled for the retirement pay. Ah. O syempre, maliit na kumpanya lang yung pagsampu lang yung tao mo. So paano? Saan ako? Anong aasahan ko pagka nag-retire na ako? Pagmamahal mula sa employer mo, baka bigyan bigas? Ka ng, baka bigyan ka ng ano, grocery package. Mga package siguro. Mga so, oh, siguro kasi, naman. Kasi sa kagandahang loob na lang ng mga pinagsilbihan mo ng mahabang panahon. Kasi yung itong retirement, ang tingnan mo ha, sa isang tao ang magre-retire, 340. Oo nga. Ang laki. So, kay, itong, ito ay para sa mga more than 10 ang empleyado. Employees. Oo nga naman. That makes sense. So, yung, ito na, syempre mga kasambahay, tagal ko dito, binuhos ang lakas ko. Ang aking kabataan, hindi na ako nag-asawa. So, hindi mandato na bigyan sila ng retirement package. Oh, no. Dahil ayon sa kasambahay, iba? Sa kasambahay law natin, mm-mm, sila rin po ay required na mabigyan ng 13-month pay. 13-month pay, pero yung retirement? Oo nga, no. I'm thinking about 13-month pay. Retirement, attorney ka. Kasi isa lang naman kadalasan ng kasambahay. Ano eh. Isa, dalawa lang naman ang kasambahay. Oo nga. Hindi naman natin afford ang 16 na kasambahay, attorney ka. Ang 11 na kasambahay. Hindi ko afford. Naman. Hindi tayo ano, FJE, Elzaldi Group of Companies. Parang hindi ko pa afford. Isa nga, parang magkano bang ano na ngayon, pangaral sa kasambahay, di ba? Parang kalahati na agad ng sweldo ng namamasukan. Kaya talaga mapapaisip ka, papasweldo pa ba ako ng iba o baka kayanin ko na lang, di ba? Mm-hmm. Para wala na akong bibigyan ng retirement benefits. Wala nang magta 13 month pay sa Pasko. Correct. Mm-hmm. Ayan. Oy, mamaya, pag-usapan din natin yung mga nagme-message sa atin sa my DZRH Dos Companeras Facebook page. Ang gagawin nyo na po, click nyo po yung message. Mm-hmm. Tapos, doon po kayo magme-message ng sagot po ninyo. Mm-hmm. Again, ang optional retirement po ay 60 years old. Mm-hmm. Ang mandatory or compulsory ay 65 years old. Mm-hmm. Pero yung optional na sinasabi namin na iba, kapag merong mga retirement plan, depende po yan sa kumpanya. Attorney Cam, ito na pala yung tanong ko. So, since secretary ka na, mandato na 65. Mm-hmm. Eh, ito nga, merong job opportunity for seniors. Yung mga usual na kinakaltas sa mga empleyado, kakaltasan pa ba sila ulit? Ayun, ang napakagandang katanungan. Oh, PhilHealth. Di ba ganyan yan? PhilHealth, SSS, diba, Attorney Cam? So, tatanggalan pa ba? Kakaltasan pa? O hindi na? Yan. Sagutin natin yan sa pagbabalik ng Dos Companeras dahil ilan munang mga paalala. Diyan lamang po kayo, mamimili na kami ng winner mamaya. 2 winners po ng 500 pesos dito po sa DZRH Dos Companeras. Ako pa rin po nakakasama ninyo, Attorney Cam Cherry Ladami Molina. At humahalili para kay Attorney Rina Seco, Thea Pecho Corpuz. Oras po natin, alas 7:13. Nang gabi. Dos Companeras. HR.
Dos Kumpanyeras. Usapang retiro sa Dos Kumpanyeras, kasama pa rin po Attorney Cam Cherry Ladami Molina. At sa ngalan ni Attorney Rina Seco, ako naman Thea Pecho Corpus. Uy, shoutout sa ating mga kasambahay na nakikinig ngayon. At? Ay, nako, ito ha, yung mga kasambahay po natin. Kasi di ba required sila na bayaran po ng mga employer yung kanilang mga premium contributions kasama mm-hmm. na SSS Pag-ibig PhilHealth. Ito mm-hmm. yung hindi alam ng ating mga kasambahay, no? Na dapat sila ay covered. Nung mga ganito. Kasi kung halimbawa 10 years okay. na nagtrabaho sila, mm-hmm. so meron silang makukuhang retirement pension sa for SSS. O, diba? So, importante yan. So, kung halimbawa kayo po ay pumapasok sa kasambahay, igit nyo na kunan kayo ng dapat ano, meron akong ano SSS. Po. Sige po, kaltasin nyo na lang health. Po ako. Pero yung iba nung mababait, katulad ni Attorney Cam, covered niya na ng buo. Ah, oh. Hindi mo na fini 50%, di ba, Ter? Ah, oo. Oh. Oh. Kumbaga on top of kanilang sahod on na yun. On top, ng on top. Di ba? So generous. Yes. Tsaka kung halimbawa magre-retire ka, kung generous yung mga napasukan, pwede ka kasing bigyan ng retirement pay. Yan. Oh, so, lalo na kung meron kayong agreement before pa. Okay. Pero hindi siya mandatory. Hindi naman. Oh. Unlike nung 13 month pay na mandatory din sa kanila. Oh. Tsaka yung halimbawa yung nag-e-employ, may kakilala tayo, di ba? Naging parang polisiya sa kanyang pamamahay uh-huh. na pag magre-retire ang kanyang mga tao, eh merong makukuha. Retirement. Ayun. So parang nakasanayan na. Mm-hmm. Depende pa rin. Kaya dapat talaga ano eh, kung may mga nag-e-employo, ayan, nangangamuhan, dapat i-gauge mo rin sila mm-hmm. habang gine-gauge ka rin nila. Tsaka diba? Lalo na kung maganda po ang serbisyo ng inyong mga naging kasambahay. Kasambahay. Malagay mo. Bigyan nyo ng hindi ano. Naman malaking bagay yun. Yes. Ang tandaan nyo lagi kung ano yung tulong na naibigay nila sa inyo kaysa mm-hmm. doon sa mga pakinabang yung bibigyan yung maliit na halaga na magiging pakinabang din sa kanila. Diba? Yes. O diba? So, naku ha, yung mga nakikinig sa ating mga employer, mm-hmm. hashtag baka naman. Uy, baka limutan ng 13 month pay. Ha? Baka naman talaga at saka sana all. Oo. Oh. Kasi di ba, attorney kami, yung iba, pwede ba ate, huwag ka naman makisabay sa gastusin ko ngayong ay, Pasko. Sa January ko na lang, pwede ba yun, attorney kami? Sa January ko na lang ibibigay yung 13th month pay mo. At nasa usapan naman nila pwede yan. Pag okay. pumayag kasi di ba, kasi nalakay sa batas, dapat ano before 25. Uh-oh. Meron na. Oo, sasabihin mo sa employer mo, sige po, basta dagdagan niyo pong bonus. Meron pong ano. Nakakahintay, basta may dagdag. Oo, di ba? Habang bawat araw po na pumapatak ng labis, ay merong interest. Ay, iwawal naman yung interest. Charot lang. Charot lang po yun. O, tsaka ano nga pala, no, kung halimbawa kayo po ay magre-retire, mm-hmm. halimbawa walang mga, I'm talking about yung mga ano ha, yung retirement pay sa mga okay. Private, tapos walang mga retirement plan, walang retirement policy, walang CBA, mm-hmm. walang provision sa contract of employment kung kailan magre-retire, kailangan po at least 5 years kayo nag-work sa kumpanya. Okay. Oh, kaya pala yung iba na nakikita mm-hmm. ko, sabi ko, bakit 5 years pa lang retired na yung sinasabi hindi. Nila na term? At least 5 years. For example, ano? Pumasok ka 55. Ah, so pag nag-retire ka na 60, meron kang retirement. Okay. Pero pag pumasok ka 56, wala na. Wala kang retirement. Hindi, mag-extend ako hanggang 65. Ah, pwede na. Mas at least 5 years. Ayun. So, importante. Bago ka pala mag-beneficio sa 5 years na yan. Oo, kailangan. At least 5 years ka sa kumpanya bago ka magkaroon ng retirement pay. Mm. So, iba kasi, di ba, yung lipat ng lipat oo. Sa mga millennials natin, mga friendship. Correct. Oo. Eh, hindi natin masisiguro kung makakapakuha kayo ng ganitong beneficio na retirement plan. Kasi nga, hindi kayo napipirmi, di ba? Hmm. Pero sa kanila sabi lang, okay lang yan. I got my papa. Ganyan. I got my mama. Nga, eh. I got my parents, di ba? Ayan. Teka lang ha. Basahin ko lang yung may mga question pa dito. Ayan. Yung mga nagme-message po sa atin, ha, yung sa ating question na ano ang edad ng compulsory retirement age. Ayan ha, 65 po ha. Ang dami nagsasabi 60. Yung 60 kasi usually yun ang iniisip natin. Oo, eh. Oo, kadalasan kasi, pag 60, kasi nga yun yung filing mo ng senior citizenship. Correct. Attorney Cam, di ba? O yan, mandato na, 20% na tayo sa lahat ng mga bagay-bagay. Pagka tayo nanood ng sine, may libre na. Kapag tayo kumain sa labas, tayo may 20%. O di ba? May mga discount na tayong may enjoy. Yes. Pero hindi pala 60 dahil ang mandato, as in, X ka na, sige na, go rest. Ganyan. 65. Yan. May question dito, Attorney Cam. Ako po si Roel.
ako po ay nakapasok bilang utility sa kumpanya namin. Ako po ay 6 years old na. 4 years na po ako nagtatrabaho. Pwede pa. Ah, ito. 4 years pa lang. Well, extend ka pa isa pa. Unless meron again collective bargaining agreement na at least 2 years, pinapayagan ka na okay mag-retire. Okay lang sa'yo. Oo. Pwede. Oo. So again, yung 5 years po ay importante. Kasi yun yung nasa batas, Attorney Cam, na kailangan maabot mo at least ang 5 years bago ang man, ano ba, ang optional o ang retirement na depende sa iyo. Kung age. Optional ka, 60. Okay. Pero kung gusto mo ng, ano, ng mandatory or compulsory, 65. 65. Tapos yung fraction po ng, kunyari, magre-retire ka ng July. Okay. Naka 7 months ka. Okay. 1 year yun. Basta 6 accounted months. Accounted na siya. As 1 year of service. Importante rin yun eh. Oo. Laking bagay din yun eh, di ba? Walang bagay talaga. Kasi di ba katumbas siya ng about, kung walang naka, walang plan, sabi mo kanina yung kinumpit-kumpit natin, about 66%. Eh, sayang din yun, Attorney Cam. Uy, may nagtanong paano ito mag-file ng retirement sa SSS. Ikaw ba, yung dad mo ba nag-file ng retirement sa SSS? Oo. Pero hindi ko na alam kung anong ginawa doon. Kasi nung time mo, alam mo naman. Hindi pa pre-pandemic pa yon. So, marami pang paperwork and paratarito. Tsaka, pwedeng ano personal. Ngayon kasi, more likely online. Kasi yung dad ko nag-retire last time. Online siya. Online. Nabutan na. Tapos kailangan samahan ko pa siya. Tapos yung mga iba na pabalik-balik doon na walang kasamang anak o kaya mga kamag-anak na walang email address. Yung mga, kasi kailangan yun eh. Oo, kasi doon nila ililagay kung ano yung mga requirements sa kanilang kukunin sa'yo. Tapos kukuha ka pa ng mga ano, ama. Parang account mo sa banko kasi doon nila ihuhulog. Ihuhulog. Correct. So, yun. Maraming mga requirements po. Tapos pag mali-mali po ang yung mga nandadaya po ng edad. Kasi nga, gusto maaga makapagtrabaho. Yung mga sinuunang tao. Sinuunang tao! Mo, alam mo yung mga sinuunang tao na ginadaya yung edad para makatrabaho. Ngayon, ngayon yung mga bata, ay, ano pension hindi ka pa nag-work? Natrabaho, 20, ano ka na, 20 plus ka na. Panay ang coffee shop mo, tapos, diba? Nangyay ka pa ng allowance, diba? So, sorry for the term ng sinuunang tao, pasensya na. Pero marami kami kakilalang ganun. So, pag ganun po, medyo magkakaroon po kayo ng problem, marami kayong mga requirements na papasa ulit. Kung mali yung pangalan ninyo, mali yung apelido, mali middle initial, lahat yan, aayusin ninyo. Attorney Cam, sino ba dapat nagpa-file ng retirement? Yung mismong empleyado o, halimbawa, paano ba? Pwede bang yung anak ang mag-file ng retirement? Yung retirement kasi sa SSS, minsan kailangan ng personal appearance dyan. Okay. Especially kapag yung mga may picture dyan eh. May picture taking. Proof of life. Proof of life. So, personal appearance. And then, pag sa ano naman, retirement here sa mga kumpanya, baka SPA na galing sa anak, pwede naman. Ayun. Kasi di ba iba kayong ibang ginawa na lang nila, o i-consume mo na lang, mag-leave ka na lang. Tapos, after noon, pumasok na yun, file na lang, ako na mag-file ng retirement ko. Para ako na kukubra ng retirement. Ay, grabe naman yung ako na yung kukubra. May masama na namang balak yung anak. Balak. Kaya ngayong mga ATM, di ba? Tago nyo po ha, huwag nyo bigay sa mga anak nyo. Tsaka kayo lang dapat ang nakakaalam ng PIN yan. Oh, tsaka din sa, di ba, sa mga senior natin, meron din kayong 13-month pay. Oo, diba? Extra yan. Correct. Extra. Speaking of, ito na, yung mga masasaya para sa ating Malakas promo. Dahil Malakas ang kakumakinig sa BZRH, Malakas ka sa amin. Itoto nyo na ng Malakas ang panonood online sa BZRH News Facebook page at masasagot ng tama ang aming katanungan. Instant, mananalo ka ng Malakas ang 2,500 pesos sa BZRH Malakas promo. Atin sa atin ang kauna-unang radyo sa Pilipinas, BZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa katanungan na, anong edad ang mandatory or compulsory retirement age? Ang sagot po ay 65 years old. Naka-like, follow, and share din po. Congratulations, first winner natin, Mirtina Abango. Sa letrang O, 65. Parang ano lang, diba? Bingo lang. Oo, bingo, 65. Isa pang tumama sa 65. Ayan, oh! Si Den De Los Reyes. Congratulations! Dahil dyan, kayo makatatanggap ng 500 pesos. Yan. Abangan po paano nyo po matatanggap ang inyong papremyo. I-message po kayo ng DZRH Dos Companeras Facebook page. Ayan. Salamat po sa mga nakikinig sa atin kay Papa Will. Basing ko lang. Ay, dahil si Mama Jovita, mga fans ko yan Oo, nakatutok. Si Sir Luding Bungaling. Ganon din po, of course. Sila Mama Sinta. Ayan. Magandang gabi po. Si Sir Ding Bungaling, siya ba yung ano? Makikita na? Oo nga, si Sir nga, Ding Bungaling. Luding Bungaling. Okay. Hi, Sir Luding. I'll see you. Yes.
Si Amy Villar, Josefina Fajardo, God bless po sa inyo. Maricel San Andres, and sa lahat po ng mga nakatutok din po sa DZRH News, DZRH Dos Companeras, and DZRH News Television. May pabati ka pa ba? Oh, nakatutok si Elise tsaka si Mami. Hi, Mami tsaka si Elise. Alam mo yan, ever supportive. Yes. Ayan. Maraming salamat sa mga tumutok. Bukas po ulit, magkakarinigan. Magkakitan po tayo sa social media platforms. Ako po si Attorney Cam Cheryl Adami Molina. At sa ngalan ni Attorney Rina Seco, ako naman, Thea Petro Corpus. Tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Dos Companeras.